This is Gigiestar. Welcome to my channel. And for today, gagawa tayo ng sinigang na hipon. Napakasimpleng sangkap lang. So, this is my shrimps. And I'm using only bok choy and radish. Then, ang ating mga pang sangkap is, this is manghang na sili, and this is onion, tomato, radish. Of course, we will use pangsigang. I'm using cubes. Ito po yon, salt and black pepper. So ngayon mag-prepare na tayo sa ating pangsigang. Ito na, nagpakulo na ako ng tubig sa ating pot. So lalagay ko na ang ating sangkap, yung sibuyas at saka yung kamatis. Ayan. So isabay na rin natin ang ating itong radish. Sabay na natin siyang pakuluan. So, pakuluan muna natin ng mga 3 minutes. Then, titimplahan natin. Check na natin ang ating sangkap. Ayan, kumukulo na siya. So, ngayon, ayan, naghalo na ang kanyang sibuyas, kamatis. Ayun, magdadagdag na tayo sa sangkap. So ito po yung aking pangpaasin. Ito ay nor cubes na pangsigang. Ang flavor po niyan is yung hipon. Ayan. So maglagay na rin tayo ngayon ng ating black pepper. Ayan. Then, asin. Ayan na. Nag-iba na ang kulay ng ating sabaw dahil dun sa ating pangsigang. So, tatakpan natin uli. Pakuluan natin uli para yung sabaw naman niya ay yung ating mga ingredients ay maghalong-halo talaga. So, tatakpan. Pakuluan pa natin ng pakunti at ihalo na rin natin maya ang ating shrimps. So, ngayon, ilalagay ko na ang ating hipon or shrimps. Ayan na siya. Ihalo na natin. Ayan. And isabay na natin dito ang ating siling manghang, itong green chili. And takpan uli, pakuluan natin ng mga 3 minuto. Huwag masyadong lutong-luto yung ating yung ma-overcook yung ating hipon dahil siya hindi na masarap. Ayan, hintay tayo ng mga 3 minutes. Ayan na, chichik natin after 3 minutes. Wow! So yummy! So, ilalagay na natin ang ating simpleng gulay. Ito lang ang pinakalas, yung ating bok choy. Ayan na siya.
dalawa lang yung vegetables na nilagay ko, yung radish at saka yung bok choy. Ayun. So ngayon, tatakpan natin. Hanggang pag naluto na yung ating gulay, ay luto na po ang ating sinigang. So ilalagay na natin sa ating serving dish. Yan. Pakuluan muna natin. Chi-check natin may. At ayan na, chi-check na natin. Wow! Luto na ang ating sinigang. Ayan na po ang ating shrimps. Wow. So yummy. So mag-pretis na tayo sa ating nilutong sinigang na hipon sa bok choy and radish. Simpleng sangkap lang yan, guys. Ayan, ready to serve na ang ating sinigang na hipon. Titikman muna natin yung sabaw. Mag-pretest na tayo. So yummy! Ayan, ako. Isang kaldero ang mauubos ko nitong kanin. Ayan, thank you so much, guys, sa inyong panunod. And this is Gigiestar. And thank you sa inyo sa pag-subscribe, likes, and share. And don't forget to click the bell para updated kayo sa aking next video. Thank you so much and bye-bye!